First of all po, gusto po natin magpasalamat yung in behalf of the Maglalang family. I'd like to thank po each and everyone who has supported us, who has given us love, at saka po lahat po ng pagmamahal nyo naramdaman po namin yung sa lalong-lalo na po, yung sa nag-aalaga niya, si Ate Emya, sa yung mga members po ng family, sa tulad po nila, Tito Foster, sila Tito Mike, sila Mami. These past few weeks has been very difficult and stressful for the family, especially po sa apat na magkakapatid, where nasubukan talaga yung katatagan nila, yung strength, and sa ngayon po, yung masasabi po ko po kay Lolo is, to describe Lolo is, he was a very simple man. He belonged to a generation na yung kahit puhunan pa lang nun is hard work, sipag lang, okay na yun para masenso. Kaya po kami mga abo niya, gusto nilang makapagtapos kasi siguro nakita niya noon na pagka nakapagtapos, kasi pantay-pantay na lang. Para meron kaming laban daw. Kumbaga sa step 1, narating daw yung panahon na lahat na ng tao nakapag-aral para makasabay kayo. Tapos si Lolo po eh, ang totoosan is yung wala po siyang bisyo. Wala siyang libangan. Ang tanging kinokolektan niya nun is yung mga junk, yung mga spare parts na ginagamit po niya yun sa negosyo niya. Kaya po, si Lola nun, nagsasawa siyang maglimpit hanggang sa time na hindi na siya maglimpit. Kasi ang gusto ni Lola nun, may junk siya para meron siyang mga spare parts sa mga pangnegosyo niya. Tapos si Lola rin is, yung kung madidescribe is, meron kuripot, meron katipit. Si Lolo yung nakakongtong sa dalawang yun. Siya ay kuripot na matipid. Pero ang masasabi ko sa kanya is, minsan po, hindi niya pinaramdam sa akin na kawawa. Yun yung pinaka-pinaka mahalagang trait na meron siya. Yung mga nakaka... Yun yung dahilan kung bakit yung pinupuntaan po niya yung mga kapatid niya may sakit, yung mga apo niya, yung mga ano. Dahil lagi po niya kaming tinutulungan na ayaw niyang maramdaman na kawawa kami kahit na hindi po kami mayanan. So in closing po, may gusto po akong ipakita ng picture sa inyo. Story po nung litratong to, kasi po nung 9 years ago, naundoy po yung bahay namin. Lahat po nung mga litrato namin na marami yung nasira. Isa lang po to sa mga litrato na nakalkal ko. Yan. Na ako po, tapos si Lolo. Ako po kasi yung panganay na apo nila Lola po at saka ni Lolo. Kaya po, kung makikita ko, pag nakikita ko po yung picture na to, is yung nakikita ko is genuine happiness, true happiness po. At kung meron man siyang naituro siya sa buhay ko, is that yung ganitong kasiyahan po, ganitong patuwa, priceless. Hindi po matatawaran ng kahit anong yaman sa mundo, kahit anong value, kahit anong, hindi matatawaran. Kaya ang gusto ko lang po nung sabihin siguro kay Lolo is maraming pong salamat Lolo, kasi kahit papaano, kahit siguro sa moment na to is nakapagbigay ako sa inyo ng true happiness na naiparanas ko yun sa inyo, sa'yo. At alam ko po na sa hindi po naman kasi siya religyosong tao Kumbaga, yung sinasabi po namin ni Daddy is may sarili siyang understanding sa Bible. Pero ang gusto kong sabihin nun kay Lolo is that sana naman dun sa 83 years na nandito ka sa mundo, napasaya ka namin. Tulad nung paano po kami napasaya. At yung mahal na mahal ka namin na yung memories mo mananatili sa mga puso namin. Kaya ganun din po yung sa
sa bunso ko. Lagi nga kung time na nandun siya sa hospital, kasi nung sinabi ko sa kanya is kay lolo niya na, pasensya ka na, hindi ka pa namin may uuwi, matulog ka na. So siguro yun yung time na medyo umayos yung lagay niya bago siya mawala. Sa ngayon po ang masasabi ko is na iuuwi na namin siya. So pwede na siyang muli. Para maasahan niya na wala na siguro siyang gastos sa bahay pag nandun siya. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana palakpakan po natin.